For Santiago, who was named after Saint James the Great, Santiago in Spanish. The original fort was made of palm logs and clay, but was destroyed in 1570 when battles between Spaniards and Muslim natives erupted. Fort Santiago was built in 1571 by Spanish navigator and governor Miguel Lopez de Legazpi. It is located in Intramuros, Manila, the walled city of Manila, and at the mouth of Pasig River going to Manila Bay. This is one of the most important historical sites in Manila. The fort was almost destroyed when Manila was invaded by Chinese pirates led by Limahong in 1574. And a fierce conflict happened until the Spaniards drove the pirates to the north and eventually out of the country. In 1762, British forces invaded Manila, including Fort Santiago. The port served as the base operation center of the British Royal Navy for 2 years, then reverted to Spanish control. Maraming tao ang namatay dito dahil ito ay nagsilbing prison house during Spanish time. Ito ay nagserve na defense fortress of the Spanish government during their rule in our country for many years, almost 400 years. In 1898, Spanish was defeated by the American forces, the U.S. Navy. The port served as the U.S. Army in Navy headquarters. Okay, pumasok na tayo at ito yung pinaka front o pinaka entrance ng Fort Santiago doon sa bandang left na yun. So ito yung exit dito sa kanan naman na to. So tingnan natin para makarating na tayo doon sa loob. Yun ang entrance yung may bahay na yun kung saan magbabayad ng 75 pesos ang bawat tao. Ito po yung pinaka parade ground or formation ground ng mga sundalo, itong malawak nito dito sa right side. So hindi pa to yung pinaka main na part ng Fort Santiago. So, yan yung formation ground ng mga sundalo nung panahon ng isinagawa ito. So ito po yan, ito yung Plaza Moriones, yung pinaka formation ground ng mga sundalo yung time ng Spaniards, Spanish time. At ganoon rin nung ginamit ito ng mga hapon during World War II. So wala pa yung mga halaman na yan kasi ito ay isang kampo ng mga sundalo. According to records, ang buong Fort Santiago hanggang doon sa main port ay may laking 60 hectares. Kaya kung lalakarin, iikutin, halos kalahating araw para makita niyo talaga kung ano-ano yung part na meron ang Fort Santiago. Yung makikita niyo yung nasa right side ng mga gumuho na yung buong part na yun, mga barracks siya ng mga sundalo sa right side saka sa left side kung saan sila nag-stay at to help me.
So, dito sa unahan, may mga display ng mga cannon. Makikita natin yan. Ayan, kasama yung mga bala ng cannon yan. Ito ang tinatawag na water basin. Yan, sa kaliwa at meron sa kanan. Ayan, makita nyo. Na may lapad na almost 20 meters. So ito yung protection para hindi ka agad makakapasok yung mga kalaban kung may mga papasok o may mga atake na kaaway. So, andyan na. Diyan na tayo. Papasok tayo dyan sa loob para makita natin kung ano yung meron. Nakikita nyo na mataas. Nasa 7 to 8 meters ang height ng pinaka-wall o fence itong Fort Santiago. At may kapal ng 2 to 3 meters. So ganun siya ka tibay na inihanda para sa laban. Dito tayo sa may left side. Umakyat tayo sa may left side ng entrance. Makikita nyo, naka-double wall ang entrance. Yan. May wall sa right, may wall sa after mga 5 meters, another wall. Yan. Para sa protection sa mga mag-i-invade na galing sa labas. So, ganun ka tibay, ganun ka sigurista yung pagkakagawa nito. Ayan, makikita nyo yung kapal o taas ng fence dito na merong 1 meter, merong 2 meters. Yung 2 meters para doon sa mga dadaanan ng mga gwardiya para pwede sila. So, ito yung top view ng water basin sa nasa right, nasa left. At ito rin yung view na magagaling dun sa pinaka-entrance ng Fort Santiago. By the way po pala, itong Fort Santiago, yung facing north, sa north part nito ay Pasig River, ang south part is Manila Cathedral, sa east part is Palacio del Gobernador, at ang sa west part
ay ang South Harbor. So, andito na tayo sa may part, palapit na sa Pasig River. So, ito yung upper portion ng Baluartillo de San Francisco Javier. So, nung time ng Spaniard, ginamit to as storage hanggang 20th century. Pero, during the Japanese government occupation, ginamit to ng Japanese military police na tinawag na kempitay or prison cells for Filipino and American soldiers during World War II. So dito rin ako long si former Philippine President Elpidio Quirino for 16 days noong taon na 1943 by the Japanese Army. During Japanese occupation, so, ginamit nga ito na prisons and dungeons ng more than 2,000 Filipinos and American prisoners na mga bihag na bihag nila. 1945, nagkaroon ng tinatawag na Battle of Manila na kung saan nakipaglaman yung mga American forces para ma-liberate itong place na to, itong part na to, itong Port Santiago. At ginamit nila to na US Transportation Corps nung time na malupig nila o matalo nila yung mga Japanese. So, at ito may hagdan dito rin, papunta na to, palabas na to ng Pasig River. So, ito na yung Pasig River. Sa left side, ito yung yun na yun yung Manila Bay. Ito yung part ng Pasig River. Ito yung baluarte di Santa Barbara. Ito yung defensive wall ng mga Kastila nung time nila. Itong parang pabilog nito kung saan nakalagay yung mga kanon na nakaharap sa ilog, nakaharap sa entry ng Manila Bay. Papa, kayo naman dalawa. Ito yung mga dating kulungan noong time ng Spanish at time rin ng mga Hapon noong sa pamamalagi nila dito sa Pilipinas. Ngayon, ito na yung Intramuros Visitor Center, Information Center, Audiovisual Chamber at Souvenir Shop. So, pwedeng pumasok doon sa loob. Hindi na siya isang kulungan. Hindi na siya isang piitan ng mga kundi para sa mga souvenir na lang. So, facing entrance tayo, naka-face tayo doon. So, sa left side, diyan ikinulong si Dr. Jose Rizal. So, sa right side, doon tayo dumaan doon sa mga itaas sa part ng Baluartillo de San Francisco. So, diyan sa left side, kinulong si Rizal. Dito nakakulong si Rizal. Yan, sabi ko na nasa left side. Yan. Facing the entrance. So, ito naman yung status ni Rizal sa labas.
Port Santiago was declared a shrine of freedom in 1950. And so, pasyalan at para makita yung mga pinagdaanan din ni Rizal.